Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalataya sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tuwalit at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama isinaglalaban. Narito na si Kat Yunang Suras sa kanyang programa, Batikos Gulpit de Gulat. Yap, isang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out mga kababayan dito sa programang Gulpit de Gulat sa Kakampi Online. Ito ang inyong kabayan, Kat Yunang Suras, no? Bumabati ulito sa inyo ng isang mainit na panahon. O sa ating mga kababayan, mga OFWs, no? Isang magandang hapon po. Magandang umaga, magandang tanghali, at maganda pa kayo sa sikat ng araw, sa sobrang init, kababayan ko. No? Yung mga kababayan natin, lalo na sa parting Taiwan, ako kami po'y nagdarasal para sa inyong kapanatagan, para sa inyong kaligtasan, sa hindi inaasang pangyayari, sa nangyaring lindol kahapon na umaga. Sabi nga po, 7.5 magnitude, no? Magnitude earthquake na lindol. Ako ba yung sabi niya, maraming mga building ang bumagsak, nagibat, nasira. Dalangin natin, no? Huwag naman sana magkaroon ng marami pang buhay ang nawala sa nasabing mundo. Dahil sa nakita natin, no? Sa nakita ng buong mundo, yung pong pag-collapse sa maraming building, matataas na building po yung kumulaps, eh, no? Eh, sa palagay ko naman po ba yan, sabit nga, huwag naman po sana. Sana yung mga taong nandun sa loob ng building, nakaligtas, nakalikas, nakaalis. Pero kinumpirma po kahapon eh, na mayroon pong namatay at maraming sugatan. Eh sana po, nang umabot doon sa maraming namatay, no? Dahil nakakalungkot. Kaya nga po sinasabi natin, taus-pusong nakikiramay. Ang programang Gulpit de Gulat, Broken Knowledge, dito sa Kakampi Online, ang taus-pusong pakikiramay at pagdarasal po na sana po ay makabangon po ang maraming mga kababayan, maraming mga Taiwanese sa nasabing sakuna. Isang pagsubok na naman po yung dumating sa kanila. May nakaamba pang ang gulo. Gulo ng China at Taiwan. Tapos magkakaroon pa ng ganyang sakuna. Eh, nabigat po yan para sa bansang China. No? Eh, sa bagay, ang Taiwan, isa na po sa maunlad na bansa yan. Eh, no? Eh, kaya nga naiisip ko po, bayan, ito pong bansang Pilipinas na kung saan mga kababayan, hindi natin kaya yung ganung mga sakuna, disgrasya, no? Yung pinangangambaan pong the big one, yung 7.5 o 7.4 magnitude na lindol dyan po sa Taiwan. Yan po yung lakas, no? Kung di ako nagkakamali, na kung sa Metro Manila tatama, yung the big one ang pinangangambahan. Ang sinasabi nga po, maraming building na magkukulaps, maraming mga ari-ari ang masisira, maraming buhay ang mawawala, at marami rin pong masasaktan, plus may tsunami pa. Matindi rin po yung paghahanda ng Pilipinas dyan sa pinangangambang the big one. Actually, mayroon na pong mga lugar na kung saan na magkakaroon po ng
Sabi ko nga, huwag kong itutulot. Huwag itutulot. Pero ganun pa man, ang preparasyon ng ano, ang preparasyon ng bansa, no, ng ating gobyerno, na pinaghahandaan. Pero wala pong makapagsasabi kung kailan darating, kung kailan mangyayari. Basta importante, tayong nakahanda. No? Hindi gaya ng bagyo yan, napipredict kung saan dadaan, kung gaano kalakas. No? Ang lindol, wala pong makakaalam, wala pang naiimbentong mga aparato para malaman kung saan magmumula ang mga lindol. No? Kaya sa atin, dalangin po natin na mga Pilipino, huwag mangyari po sa Pilipinas ang napakalagim na nangyari po sa Taiwan. Sabi ko nga, hindi tayo handa. No? May paghahanda man, pag-iingat. Pero yung ganun po mga sakuna, sa nakikita natin mga trabaho o sitwasyon ng mga nasa gobyerno, parang kanya-kanya ang labanan. No? Parang mabuhay ka na ayon sa gagawin mo at mabubuhay sila ayon sa kanilang gagawin. Kasi hindi natin pwedeng panghawakan po yung mga nasa gobyerno sa nakikita natin ngayon. Kanya-kanya. No? Eh, ito pa kaya sitwasyon po ngayon na huwag pong itutulot na mangyari. Kawawa ang Pilipino. Lalo itong the big one na sinasabi. Napakalaki kong pinsala ang mangyayari. Kailangan natin huwag itutulot na dito po sa Pilipinas yung the big one ay dumating nang hindi natin inaasahan. Yung simple lindol nga po eh. No? Hindi napapagandaan. Napupulitika pa yung mga relic goods, hindi ba? Ito pa kayang mangyayari. Huwag naman sana mangyari. Maliban doon sa pag mga earthquake drill, ginagawa po yan, di ba? Yung pag-cover sa ilalim ng na mesa, silya, paggapang, di ba? Paglagay ng kamay sa ulo, di ba? Tapos po yung pag ano, yung pag-iimbak ng pagkain sa bag, no, di ba? Meron pong ganun eh. Yung bag mong yun, no, may laman tubig, may laman biskuit, may flashlight, may transistor, di ba? Kasi nga po, kung sakaling mangyayari po yung hindi inaasahan, kung magkakaroon po na lindol, bibit-bitin mo na lang yung sinasabi niya pag nasa loob ka ng building, nag-collapse, at least meron kang ano, meron kang first aid kagad, na meron kang gamot na nasa katawan, meron kang flashlight, meron kang ilaw, may pagkain konti, tapos yung mga pangangailangan sa isang bag na nandoon. No? Ganun po itinuturo. Kasi na sa eskwelahan, lalo ngayon, bayan, sigurado, magiging abala na naman ang Pilipinas sa mga earthquake drill. No? Sa mga eskwelahan, sa mga trabaho, opisina, meron niya. Kaya siguro yun po yung dapat pagandaan, dapat ika nga eh, sabi nga eh, maging handa. Wala tayong masasabi kung hindi maging handa. Dahil nangyari sa Taiwan, hindi natin kakayanin ng mga kababayan. Sa uri ng mga politiko na nanunungkulan sa ating bayan, na walang iniisip kundi sarili. Pamumuliti ka, tutulong, kikita pa. Ibig sabihin mga kababayan, tutulong sila ng konti, mas malaki yung nanakawin. Ganyan eh, di ba? Nangyayari po yan. Kaya, dalangin natin, no, sa ating mga kababayan, iba yung pag-iingat at paghahanda para hindi natin sapitin ang nangyari sa Taiwan. No? Okay, eh, mga kababayan, punta tayo sa ibang issue. Napakainit na yun. Sobrang init. Kaya po sa Cavite, no, yung
yung ubo, na kung saan mga kababayan nananalasa, no? Na kung saan mga kababayan maraming may sakit, sabi nga, nasa 864 eh, yung sinasabi pong dinapuan ng nasabing ubo na walang hinto, no? Kanina sabi ko nga yung intern namin mukhang na pertussis na rin. Pertussis. Pupugak-pugak. Ubo kasi po, nadulot ngayon ng init ng panahon. Di ba parang ang hinihika? No? Kinakapos ka ng hangin. Ito po yun, bayan po. Kaya po yung parting Cavite, mga kababayan, naganda na sila. Isa po yung Cavite na tinamaan na matinding sakit. Itong tinatawag na pertussis. 864 eh. Ang sinasabi po tinamaan eh. So mangyayari mga kababayan, para makaiwas, balik na naman tayo sa ano? Balik na naman tayo sa face mask. Pagtatakip ng ilong at bibig kapag may inuubo, dapat meron pong nakatakip sa ilong at bibig, nakaiwas. Hmm? Ang dali kasing tamaan, kalimitan tinatamaan nito mga bata. No, mga sanggol. Yung mahihina ang mga immune system. Kaya po, ingat po tayo. No? Kung kinakailangan magsuot ng face mask, magsuot tayo para makaiwas tayo sa naturang sakit. Mahirap po yan. Eh, no? Deg mo pa yung, sabi ko nga, meron kang hika. May sakit ka sa baga. Ayan, dadalahin ito. Mahinam, malakas ang ating immune system. No? Kaya po ang lingkod, sabi ko nga eh. Napakabata pa natin. No? Ang edad ko bilang bata, 65 years old. Eh ngayon mga kababayan, dahil ako mga po'y junior citizen. No? Isipin nyo, junior 65. No? Dahil ako nga po'y junior na senior, hindi ko po iniwaglig sa katawang ko yung pag-inom na maraming tubig. No, may, lalo na kung na-expose ka sa tindi ng araw, bayan, eh, sabi nga, nandiyan po yung ano eh, ma-dehydrate ka, di ba? O, dehydration, kulang ka sa tubig, matutuyo ka, dapat meron kang tubig, meron kang iniinom na tubig. Huwag masyadong yung malamig, masama rin pala yun, yung biglang iinom ka ng malamig. Dapat daw, maaari eh, yung hindi masyadong malamig. Na yung tinatago, mayroong maligam-gam. Dapat may maligam-gam din na tubig na malamig. Hindi naman sobra lamig. No? Pinagmumulan din pala yan ng, ano, ng may masamang epekto sa katawan. Tapos, ayun, konting exercise. Pawisang ka. Sa umaga, huwag kang mag-exercise sa, ano, sa tangali. Sobra init nun. Kaya palakasin natin yung immune system natin. Tapos iwas tayo sa sikat ng araw. Sabi nga eh, dapat daw mga 30 minutes sumisilong ka dun sa lugar na medyo kulog. No? Ibig sabihin, may cover. Hindi ka nakabilad dun sa, ano, sa araw. Kaya yung mga traffic enforcers, sigurado, bilad na bilad dyan sa araw. Dapat yung mga traffic enforcers natin, meron sila mga tubig na iniinom. Lagi sila, dati may outpost sa gitna ng kalsada, di ba? May payong eh. Natatandaan ko pa nung panahon namin. Yung outpost ba yan, nasa gitna yun na kalsada, nandun po sa may ano, nandun po sa may parang tawag dito, yung center island, may naka, ano ron, kung ito, dalawang kalsada yun, na mayroon pong center island. Yung center island na yun, mayroon pong ano, meron siyang outpost, no, maliit na outpost na may bubong. Kaya yung si Mamang Police, yung mga enforcer no, traffic enforcer, doon sila nagtatraffic, hindi sila, wala sila sa sikat ng araw. May cover. Siguro dapat ibalik na yun para makaiwas sa heat stroke ng ating mga enforcers. No. Kaya dapat sobrang ingat tayo. Ngayon mga babayan, oh, tayo magpapaalala.
dito sa Bulkid de Gulat at Broken Knowledge. Eh baka mamaya po, no, nahanap niyo si Kajig. Mukhang hindi naka-open si Kajig. No? Medyo, ano ko, may programa tayo, last dos, pala response. Kaya alam niyo naman itong mama, si Kajig, dahil junior din yan, junior citizen, eh kapag ganitong tag-init, kahit nasabihin mong centralize ang aircon yan, iba yung meron ka ng ubo eh. No? Talagang pag, na, siguro naman po napapansin niyo, kapag kami nagtatanding ni Kajik, no, talaga naman dinadalahit po ng ubo. Mayroon kasi yung, ano, yung continuous yung pagsasalita, gaya ko po ngayon. Hindi maiwasan yung ubuin ka, dadalahitin ka ng ubo. Kaya ako laging may tubig. Kapag nangangati na yung lalamunan ko sa pagsasalita, ayun, lagok ako ng konting tubig. Kaya si Kajik, gaya pag ganitong tag, mainit ang panahon, asana po natin, ano, ito si Kajig, medyo sumisilang muna. Hindi rin siya nakapag-programa yata sa DWAT, no? Pag minomonitor ko siya kanina, mukhang wala rin siyang programa. And siguro, dahil nga ako sa sobrang init, no? Eh, kaya nga sinabi ko, kahit nasa aircon ka pa, kapag halimbawa, sinumpong ka ng pertussis, hindi ka ba sinabing pertussis yung kajita o yung ubo, eh mahirap po. No? Kaya kita niyo po si Kamike Enriquez, di ba? Pag nag-programa yon sa kanyang radio station, TV station, inuubo. Sa kanya yung nauso yung excuse me po. Tayo ganun din. Continuous eh. Di ba sana kung meron tayong putol na sponsor, commercial, nakakapagpahinga. Eh, gaya po na yung lingkod. Continuous po itong pagsasalita natin hanggang isang oras to. Tututri tayo ng hapon. Kaya, ito po tayo ngayon. Magbibigay tayo ng advice sa mga kababayan natin. O baka po nalilibang ang mga may-ari na e-trike, e-bike, itong electrical vehicles na sinasabi, itong kuliglig, pedicab, ano pa ba? Padjak, ayan. Hanggang ano po ngayon, no? Hanggang April 15. So ngayon po, April 4. May 11 araw pa kayo para magmuni-muni. No? Ito po mga sinabi ko po. Ito po e-trike, e-bike, kuliglig, pedicab, postcard, pati pala postcard, no? Yung postcard kariton, no? Kariton na may lamang mga bagahe. Oh, bawal sa national road. Bawal sa mga thoroughfare. Oh, bawal po ah, ulitin ko. E-trike, e-bike, ano pa ba? Kuliglig, pedicab, tricycle, postcard, o lahat ang mga pinagbabawal ng NMDA. Hindi kayo pwedeng dumaan sa mga national road. O mga pangunahin kalsada. O malamang po rito sa Maynila, magkakahulian dyan. Kung kayo bumibiyahe, tumatakbo kayo dyan sa may parteng Abad Santos, tumatakbo kayo dyan sa parteng Abilida, tumatakbo kayo dyan sa papuntang Escolta, di ba? Tumatakbo kayo ng mga Ayala Bridge, o dyan sa may City Hall, di ba? May mga e-trike dyan. Yung 20 pesos ang bayan, bawal. O, malibang kung magkakaroon ng ordinansa, o maliban kung mayroong isang grupo nagagawa ng mga regulasyon ng mga panukala na exempt sila dito sa naturang pagbabawal sa April 15 ng NMDA. Kasi po ba yan, kapag kayo nahuli, nahuli kayo, tumatakbo kayo sa mga matangon na National Road, kapangunahan kalsada, bayan, ang piyansa ang multa po yan, 1,500. Ha? Kasi hanapan kayo ng
Rehistro. Oh. Hahanapan kayo ng lisensya. So, kung wala kayong maipapakitang rehistro, kasi ikukuha niyo po yata ng rehistro yan. Yung mga sasakyan niyo, maliban doon sa postcard, yung kariton. Di ba? Alangan na, kuha mo na rehistro yun. Tapos yung nagtutulak, kailangan kumuha yun ng lisensya. So, yung mga binanggit natin. Kasi, kaya yung iba, kaya kumuha ng e-bike tsaka e-trike kasi exempted daw yun sa pagpaparehistro. Exempted yun. Pati sa lisensya ng driver. Bentahe daw po yun ng mga electronics sa vehicles gaya po ng e-trike at e-bike. Para hindi sila mahuli, walang lisensya, walang rehistro, ang bibili na lang nila yung mga e-trike tsaka e-bike. Eh, dumagsa sa kalsada, dumami. So, nung dumami, naging dagdag problema sa mga pangunahing kalsada, nagdudulot ang traffic. Mas marami pa nga e-trike, e-bike po sa kalsada eh, kesa sa mga regular na mga sasakyan gaya po ng jeep. Abay bayan ko nakikipagsabayan sa mga sasakyang matutuling tumakbo. Kaya po yung dami, may nasasanggot din po sa disgrasya. Marami pong naging disgrasya. At nagiging dahilan na rin po ng problema sa traffic. Kaya naaminag mong kahit na dapat itong mga driver na gumagamit ng e-trike at e-bike at yung mga kuliglig at pedicab na gumagamit ng mga kalsada ay dapat daw po kumuha ng lisensya at iparehistro ang kanilang mga sasakyan. Oh. Na siya namang tinupad ng Metro Manila Development Authority o yung MMDA. Kaya nagbigay po ng taning mula sa Abril 15, lahat ng mga tumatakbong mga e-bike, e-trike sa mga pangunahing kalsada, kabilang kuliglig, pedicab, no? Ihuhulihin. Oh, bayan ko. Ah, ito, una na tayo. Mahirap ang sisiyan, mahirap yung away, at sasabihin, hindi nila alam. Kaya ang haba po ng ano, ang haba na ang binigay na deadline, di ba? Kaya yan, sigurado po makakakita na tayo ng mga uliyan sa mga kalsada. Sigurado maraming magre-reklamo. Eh, para walang away, walang sisiyan, ngayon pa lamang po, kumuha kayo ng mga rehistro. I-rehistro nyo na yan. Yung e-bike, e-trike nyo. Yung tricycle na walang ano, yung tricycle na may motor na walang rehistro, walang lisensya, ang driver, kumuha na kayo. No? Yung mga bawal, gaya po ng postcard, eh, bayan, sigurado, hindi naman kayo pwedeng kumuha ng lisensya. Iparehistro yung karito nyo, sigurado, impound yan. Pero bayan, may complaint tayo natanggap tungkol po rito sa panghuli po ng traffic enforcer ng Maynila. Regarding din sa paghuli nila dun sa mga nakapark, no? Give na tayo ron. Sige, bawal eh, obstruction eh. Hindi po ba ang hinahanap po kapag halimbawa pinaw yung sasakyan mo, ang hahanapin naman po OR, official receipt, saka certificate registration. Pero ngayon pala, bayan eh, para madagdagan yung violation mo, pati yung lisensya, hahanapin sa'yo. No? Pati lisensya, di dagdag pong parusa yun. Hindi ba? Eh yung driver, hindi naman siya nahuling magmamaneho. Ang nahuli, yung sasakyan niya nasa paradang mali. Eh din lamang po sa pagtubos po sa naturang sasakyan, motorman yan, no? Motorman yan, o sasakyan man na 4 wheels yan, mga kababayan, no?
eh dapat yun lamang ang mumultahan. Pero itong iba mga enforcer, siguro dapat natin liwanagin ito. Kawawa po naman yung mga tumutubos ng mga sasakyan na naitotow. Tumubos ka na ng sasakyan, kakasuwang ka pa doon sa lisensya. No? Kasi tinubos mo eh. Kalagkakargaan ka pa ng violation, pwedeng obstruction sa driver, di ba? Eh, obstruction naman po yung sasakyan, hindi naman si driver, talahuli, wala namang driver, eh, di ba? Siguro dapat po magmalinaw. Ano ba ang mumultahan? Yung sasakyan o yung driver na naging pasaway? Sana kung driver, o pasaway ka eh, obstruction yung sasakyan mo, o kikita ang gata ng obstruction. Hindi, anong nangyari po, kinikita na si sasakyan na obstruction, pati yung driver, meron pa rin violation na obstruction, dalawa. Di ba pwedeng isa na lang? Siguro dapat liwanagin natin yan. No? Ito yung natanggap ko lang na reklamo. Dahil dito ko nga ina-upgrade po dito sa mangyayaring huli yan sa April 15 ng MMDA. Dapat maging maliwanag. Kawawa naman po yung mga kababayan natin. Lalo na ngayon, yung mga nagdi-deliver yung sa Grab, di ba? Di-deliver ng pagkain. Gano'n lang po yung kinikita niyan. Tapos, makahuli yung motor nila, obstruction, wala yung driver. Pag pinunta ng driver dun sa towing station, kakargaan pa si driver. Inuhuli na si sasakyan ng obstruction, uhuliin pa si driver ng obstruction, dalawang multa. Siguro dapat maging maliwanag po sa mga kinauukulan na yun. Kawawa naman po kung dalawang cargo ang ibibigay. Sana kung kakasuhan, si driver na lang. Obstruction. O yung sasakyan, huwag mo nakasuhan. Kaya ang problema, may kaso na si sasakyan, may kaso pa si driver. Siguro po, ipaabot natin ito sa mga nanunungkulan sa Maynila o sa ibang mga cities kung ganyan din po yung kanilang mga ginagawang violation. Doble multa. Masakit po yun. Kung halimbawa, yung sasakyan mo, tutubusin mo na 1,000, tapos si driver, yung lisensya niya, titikita pa na 1,000, di 2,000. Ang bigat, hindi po ba? Siguro, dapat maging maliwanag po yun. Parang sinakal mo na eh. Parang pinatay mo lang gusto yung isang nagtatrabaho. No? Yung kanilang kita sa isang araw, no? Abono pa. Dapat maging malinaw po. Ito napapag-usapan lamang. In-apply ko lamang sa mangyayaring uli yan sa April 15. Para hindi kayo mahuli, para sa e-trike, e-bike, tricycle, no? Pedicab, pwede ka yung pedal, hindi ba? Hindi pedal. Malamang po talaga kung wala kayong lisensya, wala kayong rehistro ng sasakyan, dahil yan po'y padjak. Malamang po ma-impound nyo ngayon yung inyong pedicab. Iwas na lamang po sa mga mangyayari po sa Abril 15. Ngayon, punta tayo ngayon sa mga isyong napapanaw na pinag-uusapan. Ang isyong pinag-uusapan ngayon, mga kababayan, puntahan muna natin itong nangyayari po sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal. No? Alam nyo ba yan kung Pilipinas, matagal palang naloko ang taong bayan. Matagal niloko, matagal ginago. Paumanin, no? Paumanin po sa salita ko. Kasi ngayon po natin nakita ang katotohanan doon sa sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noon, naniniwala pa ako sa sinasabi niya. Ano nga ba laban natin sa bansang China pagdating na kapag tayo binomba, pag tayo giniera? Naniniwala ako sa kanya roon. Dahil wala talagang kalaban-laban ng Pilipinas sa isang malakas na bansa gaya ng China. Dahil ang Pilipinas, napakalita bansa, salat pa sa mga kagamitang panglira, wala tayong palaban-laban.
kapag kumasa tayo sa China sa usapin, no, ng teritoryo sa West Philippine Sea. Lalo na yung pagbibigay, pagdadala ng supply diyan sa Asyunsyol na kung saan nandiyan nakabarega ang BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre ba yan? Yan nagsisilbing outpost. No? Nagsisilbing bantay sa ating karagatan. Nagiging ikangayin. Sila yung mga barangay tanod na may outpost sa dagat. Yan yung sukatan. Na kung yung panahon ni Erap Estrada, nung ito'y pangulo pa ng Pilipinas, yung pong BRP Sierra Madre, diyan na po ipinalaga. Hindi na inalis. Bilang ika nga po'y tanda ng ating nasasakupang teritoryo sa Ayungin Siol. No? Kahit guray-guray na yan, pilit pong ika nga'y inaayos, no, pilit pong nakatindig at mayroon pong mga sundalong nagbabantay. Sabi nga, bilang tanda na mayroon tayong tanod sa karagatan, no, si Erap Estrada po naglagay noon. Kaya mga kababayan, nang si ano po, naging pangulo po itong si Gloria Macapagal-Arroyo, wala naman masyadong sigalot sa nasabi pong ano, karagatan. Nagkaroon na lamang po ng gitgitan dyan. Nagkaroon na lamang po ng pambubuli nung panahon po ni dating Pangulong Benigno Aquino Jr. Ando na po yung pambubuli ng China sa mga farmers, no? Sa mga mangingisda natin, mga Pilipino na mga namimingwit o nang huhuli ng isda dyan. Ando na po yung pangharas na ginagawa po ng Chinese Coast Guard. So, umapila tayo. No? Umapila tayo sa nasabing apila, no? Tayo po'y pinansin at napag-nawagian natin yung 9 dash line na isakop po ng ating bansa na hindi sakop ng China, pinangatawanan po ng China na sakupin. No, hanggang nagkaroon nga po ng agrumento dyan na kung saan pinangatawanan ng China na kanila yung nasabing teritoryo, pati nga yung parteng Palawan, sinasakop na rin nila. No? Sa nangyari mga babayan, nung naninindigan pa tayo, nagkakaroon ng pag-usap. Nagkakaroon ng middleman. May namamagitan, meron pong nakikinig. No? Isa nga po yung pagkapanalo natin sa nasabing usapin diyan sa West Philippine Sea. So mga kababayan, dito na po nagulo. Dito na po nagulo ng panahon na po ni Duterte. Nawalan na tayo ng ano, ng talagang kapangyarihan. Nawalan na tayo ng karapatan sa nasabing ika nga po karagatan na kung saan itinatawag ang West Philippine Sea at Ayungin Siol. No? Doon na rin po tumayo yung ano, yung mga kampo ng mga Chinese. Di ba? Diyan sa Ayungin Siol, nagkaroon na sila ng mga ano riyan. Nagkaroon na sila ng mga false island, yung ano, yung hindi isla eh. Ginawang nilang isla. Tinabunan nila ng mga buhangin. Marami silang sinira mga corals dyan. Talaga inari. Diba? Panahon po yan, ano, ni Duterte. Diyan na nagkaroon ng problema. Ngayon tayo, hanggang sa pag tayo nadadako dyan sa Ayungin Siol, dyan sa West Philippine Sea, binubomba ng tubig, ng kinakanyon ng tubig, ng Chinese Coast Guard, ang mga maliit natin mangingisda.
mayroon pang pangyayari na nagpangitmit po sa mga Pilipino. Panahon ni Duterte ito, gaya mo, na kung saan yung mga mangingisda natin, no? Hinaras ng mga Chinese Coast Guard, pati yung mga Chinese fishermen na nangaharas na rin po sa mga fishermen natin. Hanggang pati yung mga huling isda ng mga mangingisda natin, kinukuha, kinukumpiska. Marami pong nag-react noon. Maraming nag-react. Ang sinasabi po, may iniiyak pang mga ano ha, mangingisda sa nangyari yung bayan. Umihingi sila ng tulong. Bakit naman daw ganun? Di ba? Tapos yung huli ni Raul, pinalitan ng tubig para magkaroon ng katwiran ng China, ang Chinese Coast Guard. Binili raw po nila yung mga huling isda ng mga mangingisda natin. Ang ginamit pong pambayad, sigarilyo, saka po yung mineral water. Isipin niyo po, yung mga mangingisda natin pupunta ng West Philippines, si manghuhuli ng isda. Tapos ibebenta lang yung isda ng kapalit po mineral water tsaka tub, tsaka sigarilyo. Di ba malaking katarantaduhan po yun? Ngayon mga babae, parang nag-react. Maski na si dati yung Chief Justice sa Antonio Carpio, marami pong nakipag-agrumento sa nasabi nga pong pangyayari. At maraming Pilipino ang sumisigaw. Teka, bakit ganun? Pilipino, nasa loob ka ng teritoryo, hinaharas, binubomba, inaargabyado. So, sabi ni Duterte, ha? Eh ano gusto nyo? Mag-react tayo, lalaban tayo. Ano laban natin? Ito kagad punta kagad sa giyera. Giyera kagad ang mentalidad ni Duterte. No? Ano laban natin? Eh, hindi naman away ang inahanap natin. Yung po tayong magano, yung tayo'y magreklamo. Nasa United Nations. Parating natin reklamo natin sa UN. Hinohold nga nyo ni Duterte. Hindi raw, dahil pagsisimula ng giyera. Kapag nagkaroon ng giyera, wala daw laban ng Pilipinas. Kasi makapangyarihan daw po yung Pilipinas, ay ang China. So hindi tayo mananalo. Nandun kagay tayo agad sa giyera. Hanggang nagsalita na po si dati Foreign Affairs Secretary Romulo Alberto. No? Tapos nagsalita na po si dating Chief Justice Antonio Carpio. Hindi. Kasi may karapatan tayo siya nasabing teritoryo. Diyan sa West Philippines, diyan sa UNISU, may karapatan tayo. Dapat na tayong magkila. Ito yan, pinaliwan ng isa isa. Natatandaan ko pa ito. Ang ginawa ni Duterte, nagalit kay kay Carpio. Masyadro matalino. O maraming nalalaman. Eh dapat daw mag-usap sila, mag-debate sila. Kasi tama yung direksyon ni Carpio eh. Oh. Tama yung direksyon niya ni dating Chief Justice Antonio Carpio. Sige, kinasama para magkaliwanagan lang. Ipaliwanag mo sa amin, ha? Yung agrumento mo, ipaliwanag naman namin. Bilang Pilipino, yung karapatan namin sa West, ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipaliwanag mo naman bilang presidente, yung sinasabi mong security para sa Pilipinas bilang presidente, na kung sakaling aapila ang Pilipinas, mag-aalboroto, giyera yung mangyayari. Ipaliwanag mo. Hanggang nagkaroon po, sabi nga po, sige, siya nagsabi ito, si Duterte, ha? Inamon niya si Carpio. Nung kasahan siya, kinabukasan ba yan? Umatras itong si Duterte. Umatras. Hanggang sinasabi nga po nitong spokesman niya, si Harry Roque, hindi raw lalaban. Nabigla lang daw si Duterte. Hindi raw magka-level. Itong si Antonio Carpio tsaka si Duterte. Dahil si Duterte, presidente, si Antonio Carpio, retired Chief Justice. So, hindi raw magka-level. No? Umatras. Maski na nga po yung usapin po na
yung pong pagreklamo ni dating Pangulong Noynoy Aquino diyan po sa issue ng China, no, bayan, eh, pinagbintangan pa ni Duterte itong si Pinoy tsaka si Antonio Trillanes, dating senator, eh siya raw po yung anong nagpagulo sa usapin ng China at Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Dahil ang nakapagkasundo raw dyan, nag-ulitin ko po ba yan, ang nakapagkasundo raw po sa China, itong si dating Noynoy Aquino at itong si Antonio Trillanes, para raw maging ganong ka-eager, ganong kasidi na mangulit itong China sa Pilipinas na ang kinin yung teritoryo para sa kanila. Ang meron daw po, ang may agreement daw po ron bayan po, si Pinoy tsaka si Trillanes. No, ibinato niya doon sa dating presidente at dating senator Antonio Trillanes. So para siya makaiwas. No? Ito po, ito sabi niya sinusundan lang naman natin yung issue ng nangyayari po ngayon, bayan. So wala pong makaporma, walang makapalag, kasi kapag mayroon pong pumalag, doon po sa mga gusto ni Duterte, bayan ko minumura. Hindi ba nakatingin nga po ng mura si ano, si Carpio, dating Chief Justice? Kasi samantalang sinasabi nga po eh, yung tamang katwiran lamang po na pinanghawakan, Chief Justice po yun. Hindi basta tao yung may talino. Hindi na tao yun, pero iba utak nun. Kung ikaw kumparan po, sasabi ni Harry Roque na hindi magka-level itong si Antonio Carpio tsaka bilang Chief Justice, dating Chief Justice, at itong si Duterte na presidente, pero yung naabot po ni Antonio Carpio bilang abogado, hindi inabot po ni ano, hindi inabot ni Duterte. Maaring presidente siya, pero sa utak at utak, hindi sila magkapareho ni Chief Justice Antonio Carpio. Dahil sabi nga po, kung lalaban mo ang isang Duterte sa Antonio Carpio, eh parang lumaban itong si Duterte doon sa mga henyo, no? Sa mga matatalino. Dahil itong si Duterte, prosecutor lang dito. Wala pang ipinanalong kaso. Samantala ito, Chief Justice, magistrado, chief, hindi associate, naging Chief Justice. Tapos sasabihin itong si Harry Roque na hindi magka-level. Hindi magka-level, para makaiwas lang ha, sa debate itong si Duterte kay Carpio. Dahil siya naghamon. Ang bagay, ugali na po ni Duterte ito, hamonin ka, pero pag masaka, atras. Pinakaduwag-duwag na presidente yan, matapang yan sa bunganga. Pero pagdating sa labanan, talaga, di ba si Waldy Carbonell, o presidente siya, inamon siyang barilan, hindi siya pero hamon siya ng hamon ng barilan. Pero nung kasahan siya ng barilan, hindi siya lumaban. O ito pa kaya, utak sa utak ang barilan. Maglalaban kayo sa katwiran, sa batas, umatras itong si ano, Duterte kay Carpio. Kaya pala umatras, bayan ko, talagang may katarantado ang ginawa itong matandang Duterte. Ngayon natin na naman, sabi ko nga, pwede ba tayong maniwala nun eh? Dahil sa presidente, talaga naman kung pagmumula ng gulo, marami po mga tuta ni Duterte, mga alipores ni Duterte, mga naniniwala kay Duterte, na pinagtatagon nila si Duterte. O nga naman, yung mga vloggers niya, di ba? O nga naman, kapag lumaban tayo ng gira, pupulbusin lang tayo ng China. Eh, hindi naman po gira ang pinuntaan natin, hindi lalaban natin yung panalo natin sa West Philippines. Yun ang ipipresinta. Ipamumukha lang natin sa China, nanalo kami sa nasabi ko sa PIN. Bakit hindi kayo sumusunod? Bakit hindi nyo sundin? Di ba? Ngayon mga kababayan, eto na po tayo. Dahil may inilabas na statement ito si Defense Secretary Gilbert Gibu. Ha? Huwag daw tayong pag-ugoyo sa China. Doon sa mga alibay ng China, huwag daw tayong pag-ugoyo. Hindi lang masabi ni
si Gibo, ni Chidoro Gibo, na huwag na rin tayong pag-uyo, nag-uyo na tayo ni Duterte. Dahil bakit? Tungkol po ito sa gentleman agreement. No? Itong mga ginoong usapan, kagalugin na natin, mga ginoong usapan at kasunduan. Kaya, ito yun, bayang kong Pilipinas. Alam niyo ba yan? Sabi ko nga, ang isda, bukod sa nahuhuli sa lambat, mas madalas mahuli ang isda sa bibig. No? Ito, bayan ko, salusalungat na po ito. Dito, hindi, yung bumabackfire, no? Bumabalik sa kanila yung kasinungalingan nila. Yung presidente, itong si Duterte, wala makaporma. Lahat ng sinasabi nito na nangyayari kahit mali. No? Ito po, bayan ko, siguro may isang linggo o magdadalawang linggo na ngayon na sinabi, mismo dating presidential spokesman ni Duterte, itong si Antonio Harry Roque. Hindi naman bingi, hindi naman bulag, hindi naman tanga ang lahat ng Pilipino. Mali ba lang, nagpapakatanga. No? Sa tanga, walang ospital ba yan? Buti pa sa bubo, may ospital eh. Kuligligin ka lang, matututo ka na. Ang bobo, meron pong ano yan, may hospital yan, eskwelahan. Pero yung tanga, yung baliw ba yan, may hospital. Hospital ng baliw, yung mental hospital. Yan sa parteng mandali yun. Pero yung tanga, wala pong ano yan, walang hospital yan. Dito ba yan ko, nagkaipit-ipit eh. Nagkasalusalong at kaya ngayon puro sila sa lubsod ang inaabot nila. Ang sabi ni Harry Roque, nakipag nagkaroon ng gentleman agreement si dating Pangulong Duterte at ang China tungkol po dyan sa pag-resupply dyan sa BRP Sierra Madre. Nagkaroon pala ng agreement dyan na sinasabi ni Roque, ni Harry Roque. Sa nasabing agreement, hindi daw dapat dalhan ng supply, materials, pagkain, tubig, ang mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. Yan po yung nasa yung agreement na sinabi ni Harry Roque. At alam po yun ng dating Department Foreign Affairs Secretary Peter Cayetano. Bukas na libro raw po yun. Alam ni Senator, ngayon Senator Cayetano, si Peter. No, bayan kong Pilipinas, lumabas po ron, bayan ko, verbal ang usapan na sinasabi rin ng China. May karapatan kami dyan kasi nagkaroon ng kasunduan dyan. Yung kasunduan yan, bayan ko, wala pong kasulatan. Walang agreement ang Pilipinas. Ibig sabihin, pag sinabing Pilipinas, buong sambayan ng Pilipino nakasaksi sa kasunduan o agreement. Ipirma ng senador, dadaan sa mga batas, no, na gagawin, na i-sponsoran, kahit sabihin mo pang presidential degree yan, kung gagawa man ng batas, ito si Duterte, wala. Ibig sabihin ba yan? Agreement, at nag-usap ka, parang ibinenta mo. Magkano kaya kinita ni Duterte rito? Ibinenta mo yung teritoryo natin sa China. No? Na walang alam ang sambayan ng Pilipino. Kaya nagkakagulo, bayan po. Nakakalungkot, di ba? Binubomba, kinakanyon, hanggang minasaktan na po, pinipinahan, binabangga ng Chinese Coast Guard, ang maliliit natin mga bangka na nagdadala po ng supply sa BRP Sierra Madre. Ang mga kababayan. Kaya pala ganun ka-eager, ganun ka-katapang ang China, ang Chinese Coast Guard. Dahil meron silang verbal na usapan na sinabi rin po ng, ano yun, ng China, may kausap kami rin, ang dami nga po nadamay dyan, ang nadamay nga po si Erap eh. Kaya nang dadala iti si Jinggoy, di ba? Paski na si JBRC to, na pawang senador na anak ni Erap eh. Teka muna, tatay ko nagdalagay ng BRP Sierra Madre, di ba? Tapos sasabihin nyo, ipinigay ng
i-erap ng tatay namin yung teritoryo ng Pilipino sa China. Hindi totoo yan. Nadadamay na po. Ito po yung bayang boom. Yung tao ngayon, ang Pilipino, naghahanap ng kapiran. Eh, sino ba talaga nakapag-agrumento dyan? Sino nakapagkasundo sa China para yung DRP Sierra Madre, sabi tatanggalin pa yun, di ba? Kasama sa agrumento. Tatanggalin. Eh, yung supply pa lang ang pinag-uusapan. Wala nangangapa ang sambayan ng Pilipino. Lahat nangangapa. Sino ba may kasalanan? Si Erap, si Pinoy, si Trillanes. Kailang tinuturo nito ng si Duterte ni Harry Roque, si Trillanes, tsaka si Pinoy. Siya raw nag-traidor. Nag-backdoor, no? Parang ganun. Oh, walang alam mong lahat. Binenta raw. Ito sinasabi ni Roque. Binenta ni Pinoy at dating Pangulong Aquino at itong ni Trillanes ang teritoryo. Yun ang tinuturo ni Duterte, tinuturo ni Harry Roque. Sa bulag ang sambayan ng Pilipino, hindi malaman kung sino talaga ang may katwiran. Kaya sinasabi ni Antonio Trillanes, hindi kami, kami nga ang nakapaglaban niya, kaya naipanalo ng, ano, ng Pilipinas ang usap sa West Philippine Sea. Kaya nanalo nga ang Pilipinas, eh. Nagkaroon ng karapatan dyan sa teritoryo niya na hindi sinusunod ng China. Hindi kami. Kaya tinuturo ni Duterte ni Harry Roque, 10 ng mga tuta ni Duterte, si Ayan, si Trillanes at si Pinoy. Ito po bayan ko, kamukat-mukat mo. Ito bayan. Kailan lamang, sabi ko, wala pang 2 linggo. Sabi ng China, mayroon silang kausap dyan, nagkaroon ng agreement dyan. Na yung BRP Sierra Madre, si Bato nga po, nagsalta dyan, dapat huwag lang tayo magtaka, baka biglang mawala yung ano eh, yung Sierra Madre, yung BRP Sierra Madre dyan sa West Philippine Sea. O yun pala, may alam din pala ito si Bato. Dahil hindi niya naman sasabihin yun. Magawag tayong hindi kataka-taka na mawala yung BRP Sierra Madre sa Union Shield. Yung pala, bayang ko, eto na yung katotohanan. Sabi nga, walang lihim na naitatagot na yung bubunyag, hindi ba? Lalabas at lalabas yung baho at sisingaw at sisingaw. Hindi sinasadya, bayang ko. Siguro, masyadong naging madaldal lang ito sa Roque. Siya mismo nagsabi, siya, huli siya ba nga, yung matabang, ano eh, yung mataba na si Roque. Yan daw kung siya, no, si Duterte, si dating Pangulong Duterte, at ang China, saksi, si dating DFA Secretary Cayetano, nagkaroon ng gentleman agreement. Sa kanya galing yon. Sa kanya galing. Huli, sabi nga, huli sa bibig, di ba? Si Duterte, ang China, saksi siya kay Cayetano, nagkaroon ng gentleman agreement na kung saan yung BRP Sierra Madre hindi padadalan ng mga supplies ang mga sundalo. Papatayin na nila yun. Yung mga sundalo ron ang gamaguto, mag-aalisan yung barkong bulok, lulubog. Dahil wala na eh, di ba? Hanggang makapasok na doon ang mga Chinese o China. Chinese Coast Guard. Hanggang makapasok na doon, masakop na po nila yung teritoryo. Yun pala yung agrumento. Ngayon nabo ko, nagsalita na po si Trillanes. Ayan, malinaw na malinaw. Sa bibig ni Roque, na si Duterte na amo niya at ang China, saksi si Peter Cayetano nagkaroon ng pakikipagkasunduan, maginoong kasunduan sa China. Sino ngayon ang traitor? Sino naghudas? Kaya sinasabi po ni Gibo Teodoro, DFA Secretary, Defense Secretary, huwag pakikinggan ang panggugoyo ng China. Ha? Bakit din nilang sabihin niya, ni Gibo Teodoro, huwag niyong pakinggan yung kadaldalan, yung katraideran ni Duterte at nitong China. Di ba? Napakalinaw po nung bayang ko. Ngayon, nagsalita ito si Canelo.
Oh, legal advisor. Tingnan niyo po ba yung mga kalukuhan at tatarantaduhan itong mga tao ni Duterte? Ano sabi ni Panelo? Ha? Huh? Natatawa nga po ako ba yan kung isang kwadra sila pero hindi sila nagkakasundo, naglalaglagan. Wala raw kung sino man daw ang nagsabi na nagkaroon ng gentleman agreement. Itong si Duterte at ang China. Ha? Ano raw po yun? Walang katotohanan. Wala raw katotohanan. Bayan ko, nakakalat daw ng chismis at paninira. Eh, kasama niya nagsalita, kapwa niya, abogado, pareho sila nasa kwadra ni Duterte. O, huli sa mga, hindi pa, huli. Ibig sabihin ba, hindi kayo nag-uusap. Naglalabas kayo ng statement. Ha? Yung statement na binibigay niyo sa sambayan ng Pilipino, yan yung nagbabaon sa inyo. Na kayo ang gumawa ng kalokohan, pag-uhudas, pag-traitor sa bansa, ngayon, nabuko kayo sa pamamagitan ng inyong salita, eh ngayon, sasabihin nyo, walang katotohanan. Hindi ba, ako sabi ko nga, hindi ako abogado eh. Abogapo lang ako eh. Ah? Kahit bata ba yan? Kahit bata. Kung ano sinabi mo, yun yun, hindi mo na pwedeng bawiin. Eh, kumuha ka pa ng testigo eh. Saksi. Si dating DFA Secretary Peter Cayetano, talagang nagkaroon ng gentleman agreement. Eh, dinilaglag mo. Pakakabawi ka pa ba? Babawiin mo pa ba yun? Ikaw na nagsabi, dapat ito, no, bayan. Nagmamagaling ring naman itong mga senador. No? Bakit hindi nyo imbitahan si Duterte, si Cayetano, si Ari Roque, para mapasinungalingan nila yung nasabing sinabi ni Ari Roque? Eh diyan ba, sabi nga eh, kahit puro kakampi ni Duterte yung mga senador dyan, mapipilitan magtanong eh. Di ba? Malalaman at malalaman mo kung sino yung mga mag-akutsabe. Kaya nga sabi ni Robin Padilla, isa pa ito. Ay, nakabayan ko. Di ba sabi ni Padilla, eh ako pala, paano ko dyan? Pabalik-balik ako eh. Dala ko pa nga yung bandila ng Pilipinas. Wala namang bumubomba sa akin. Paano ka bumubomba? Meron palang gentleman agreement. Di ba? Ito pa ka ni Duterte, hindi ka gagalawin kasi may gentleman agreement yung amo mo tsaka ang China. Eh, sino ang gago bubomba sa'yo ng tubig dyan? Di ba? Kaya nga sinasabi natin, mukhang merong dihim ng Guadalupe rito na hindi mo makikita. Pero nabubulgar na. No? Ito pinag- nakikita natin nangyayari po ngayon bayan kong Pilipinas. Nabubuko. Nalalaman ng sambayan ng Pilipino na pinaglakuan nyo, pinagsinungalingan nyo. Di ba dati, ang tigas yung magsalita. Ito position namin. Ito ganito, walang ginagawang masama ang China. Hindi tayo pwede bumanda sa China, bubombayin tayo, babaril tayo, et cetera, et cetera. Yung palabayang ko, may transaction na. May kontrata na pala kayo dyan sa China. Kaya nangyari, kawawa po ngayon. Itong mga Coast Guard natin. O isa pa, napag-usapan ng Coast Guard. Ano ba ang Coast Guard? Kasi ako, member ako, auxiliary ako eh. No? Ang taga siguro may 10 taon na po ngayon. No, auxiliary po ako ng PCGA, Philippine Coast Guard. Kasama ko sila Ding Ignacio. Ngayon nakikita ko rin po itong sila Mampi sa kakampi. Ayan sila Pasky, sila Panang Pasky. PCGA din sila. No, kapag ano, di ba, Philippine Coast Guard. Ibig sabihin ng mga auxiliary dyan, mga Pilipino. Tingnan nyo katarantaduhan bayang ng Pilipinas. Kita nyo kalokohan na nangyari po rito sa PCGA.
kapag Philippine Coast Guard, karamihan dyan Pilipino. Walang halo. Walang Hapon. Walang Amerikano. Lalong walang Inche. Walang Chinese. Kasi lalabas yung PCGA mo, bayang ko, magiging PCCGA. Bakit? Walo yata bayang ng Pilipinas na miyembro ng PCGA, walo dyan in chief. Panahon po ni Duterte ang bayang ko na napasok itong mga Chinese sa PCGA. Eh anak ng kamote, tinaniman mo ng espiya yung PCGA. Naglagay ka ng mga Chinese doon. Minimbro mo sa PCGA. Kaya ka pala, bayang ko ayaw kung hindi malito tako pa. Pero ito sinasabi niya, parang naiisip ko, teta muna, bakit nangyayari? Alam ng mga Chinese Coast Guard kung saan dadaan, kung anong oras, ang magre-resupply ng mga pagkain, tubig, ang ating Philippine Coast Guard. May espiya sa PCGA na hindi naman po dapat mangyari. Tingnan niyo po kalokohan, ha? Tinamiman ng espiya yung PCGA. Patawarin po ako. Totoo naman po itong sinasabi ko. Kapag sinabing Philippine Coast Guard, mga kababayan, karamihan dyan Pilipino. Walang incheck. Ba't nagkaroon ng walong Chinese po yung napasok sa PCGA? E kung may Chinese Coast Guard, bayan ko, may Philippine Coast Guard. Ang PCGA actually rin tinatawag yun. Eh, no? Parang miyembro sila. No? Miyembro sila na nag-member. No? Pumaloob, nakasama. Pero hindi ka namang lihiti mo dahil mayroong mga lihiti mong Pilipinas. Coast Guard eh, ang Philippine Coast Guard. Ngayon, gusto mo sumampi, pwede ka. May rango nga ba? Para rango ko dyan, kapitan yata. May rango ko dyan, kaya lang hindi na ako nagpursige. 10 taon dito po ako sa Mekobaw, nag-ano kami dyan eh. Nagkaroon kami ng taking eh. Meron pa ako uniform niyan eh. Kulay blue yun yung uniform ko dyan eh. Ngayon ba yan? Kamukat-mukat ito, tignan mo. Pangitatrader, hindi ba? Bakit pumayag ang PCGA na meron po pumasok na Chinese? Oh. Lalo na po yung dito sim, di ba? Alam niyo yung dito sim? Binigyan ako ni Ma'am Pinyan. Eh. Yung sim nandito. Bakit maganda lang po yung dito? Dahil mura lang ano dyan, palog. Eh. 100 piso mo, 1 buwan na eh. Meron ka ng data, may pang-text ka na, may pang-tawag ka, all network. Mura. No? Pero mapapamura ka mga kababayan. Yung transmitter ng ano, ng B2SIM. Yung kanilang tore. Yung kanilang signal. Yung kanilang transmitter. Alam niyo po ba kung saan inilagay? Panahon ni Duterte ito, bayan po ah. Ang dito, China made po yan. Isipin mo yung tower, yung transmitter, yung tore ng China, inilagay mo sa loob ng kampo ng sundalo. Hindi lahat ng mga confidential file doon, mga informasyon sa agad ng ano, ng tower. Ganong kagago ang matandang Duterte. Pauman po. Ganyan kaloko itong dating presidente. Sabi nga mga kababayan, kung sa ibang bansa pinapiring squad, binabato hanggang sa mamatay, binibigti ang mga traitor. Dito sa Pilipinas, bayan ko nakakanin po. Ang traitor nagsasalita pa ngayon. Minumura pa itong presidente ngayon, si Bongbong Marcos. Ang lakas ng loob nito, minumura yung presidente. Pati yung mga aliporos niya. Minumura, inaaposang agit
Ngayon, may lumabas na naman. No? Si Harry Roque yung nagsalita. Oh. May hawak daw pong ebidensya ang Pideya. Eh, sinabi na nga ng Pideya eh, na never daw mo nasangkot itong si Bongbong Marcos sa droga eh. O tingnan niyo po bayan ko. Wala nang kapangyarihan itong si ano, si Duterte. Maliban yung anak niya, Vice President. Pero spare tire pa lang yun. O yung mayor, anak niya, congressman niya, anak niya. Pero mas powerful, mas makapangyarihan ng presidente. Kung nagawa ni Duterte, ang pagmamalabis ng si presidente, pwedeng gawin ni Bongbong. Pero sabi niya, sadya yatang mahina, sadyang weak, itong si presidente Bongbong Marcos, hindi natin alam kung ano pinangahawakan ni Duterte para hindi siya makaporma, hindi siya makapalagi. No? Dito sa pinaggagawa sa kanya, ginulong ito bansang Pilipinas, bayang ko. Ginulong itong Pilipinas. Kaya nga sabi ko, nakakapanginayang yung mga ninuno natin mga bayani na nakipaglaban para sa teritoryo ng ating bansa. Nagbuwis ng buhay. Tapos may isang Duterte lang pala. Ang ika nga ay magkakanulok sa ating bansa. Magte-trader. Ginawa pa natin presidente. Nakakalungkot, hindi po ba? Wala tayong ano? Wala tayong magawa. Maski yung anak niya, di ba? Dapat yun, magbigay ng komento yun eh. Dahil nung si dating ano, dating Vice President Lenny Robredo, nagbigay ng komento to, hindi siya presidente ah, bilang Vice President. Nagbigay siya ng komento sa pinanggagagawa ng pag-aharas ng China, ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea. Nagbigay siya ng komento, mali ang ginagawa. Hindi dapat ganun. Bilang kaibigang bansa, hindi mo dapat minamaltrato, binubuli ang mga kaibigang mga bansa. Nagbigay ng komento kahit hindi siya presidente. Nasalungat doon sa sinasabi ni Duterte. Si Duterte hindi din nagbigay ng komento pabor sa si China. Kahit bombay ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine Coast Guard natin, yung mga fisherman natin, inanakawan ng mga huling isla. Walang pakailaman presidente ron. Dahil maka-China nga siya, may agreement pala sila. Pero ito si VP Lenny Robredo, nagbigay ng komento na mali. Yun ang dapat. Mali yung ginawa mong pang-aharas, pang-babastos, pang-dubuli sa mga Pilipino ng isla dyan sa West Philippine Sea. Nanindigan, hindi ba? Sa kabila na itong chopping pangulong si Duterte, walang sinasabi. Mayroon pong nagsasalita bilang Vice President ng Pilipinas si Lenny. Kinontra pa yun ni Duterte, hindi ba? Kasi nga, mayroon pala siyang agreement. Eh. Kaya lang natin dinudugtong itong agreement na to. Kasi nagkaroon tayo ng, ano, ng kaisipan. Kaya pala itong si Duterte parang asong humihimod sa pit ng China, Xi Jinping. Meron palang itong ano, agreement. Meron pala itong verbal na usapan. Ganun na nangyari bayan ko. Ngayon, siyempre, kung ang dating Vice President nagbigay ng komento sa pamamagitan ni Lenny Robredo, hininga ngayon ng komento itong si Sara Duterte bilang Vice President ng Pilipinas. Walang komento, walang salita. Kasi ikaw nanunungkulang bilang Vice President ng Pilipinas, dapat mayroon kang opinion para bigyan mo ng suporta ang mga Pilipino bilang Vice President. Bibigyan mo ng moral support. Pwede mo sabihin, mali naman. Kahit kakampi mo ang China, pwede ka manawagan. Mali yung ginagawa niyo. Bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas, ako'y nagsasabi, kung ako si Sara, eto yung nasabihin ko eh, kakampi ko kayo, mabait ako sa inyo, mabait kayo sa akin, pero ang opinion ko, medyo bad yung ginawa niyo.
halos mamatay yung mga ano eh, yung mga mangisda, yung mga Chinese coast guard na binomba niyo, may muntik pa mabulag, may pinahi ang ulo, bad yun. Diba? Dapat ganun. Huwag niyo lang ulitin yan. Pwede sabihin ni Sara eh, diba? Kahit nasabihin mong plastikan lang eh. Pero anak ng kamote, sabi nga, nagbigay ng opinion itong si Pulong. No? Itong si Pulong, kapatid niya ni Sara Duterte. Si Pulong, si, ito si, ano, ano ito eh, mayor eh, di ba? Mayor ng Davao. Oh. Mayor o congressman, ay sabi niya, walang ano, walang, wala sa posisyon. Itong si VP Sara na kanyang kapatid, nagbigay ng ano, ng komento doon sa ginagawa ng China. Pero dapat magbigay ng komento, bayan ha. Wala raw, wala sa posisyon para magbigay. Ang ibig niya sabihin, vice president lang doon si Sara. Kaya ang dapat daw magsalita ron, yung presidente, di gago ba yan? Pakumanin, no? Di gago. Bakit po nasa atin natin gago? Itong si Pulong. Tayo mga Pilipino, ba yan? Nung tayo po'y nag-aaral, pinag-aaralan kami, may tinuturo agad sa atin yung pagmamahal natin sa bansa at sa watawan. Diba? Tapos may Cub Scout pa nun eh. May Boy Scout pa yun, diba? Ako'y sumusumpa sa watawan ng Pilipinas. Diba? Meron ganyan eh. Na ipagtatanggol ko ito. Diba? Mamahalin ko ito. At sa mga manlulupig, pagtatanggol ko, buhay ko ba ng maging kapalit? Di ba meron niya, panatang makabayan, ikaw ang Pilipinas? Oh, di ba meron ganyan, itatahanan na aking lahi, ako'y kinanyang kinukumpok, tulungan, etc. etc. Di ba? Meron ganun eh. Dahil Pilipino ka. Hindi ka politiko, hindi ka vice president, hindi ka presidente, hindi ka senador, hindi ka mayor, hindi ka congressman. Ordinaryong Pilipino ka. Meron kang kanata sa bayan mo. Pero itong kamoteng si Pulong Duterte, sabi niya, vice president ng kapatid niya, wala raw sa posisyon ng kapatid niya para magsalita doon sa ginagawa ng China. Di gago bayan kong Pilipinas. Ay nako mga kabayan, ang haba ng oras natin. Biligyan tayo ng pagkakataon ni, ano, ni RV. No? Ang oras natin, alas 3:15 po ng hapon ng Webos. Sa lahat ng mga kakosa, katropa, kaampi, dito sa programa nating Wilpedi Bulat, sa kakampi online, oh, ito po yung kaibigan, nagsasabi po, ingat po tayo mga kababayan sa sobrang init. Inom tayo maraming tubig, iwas tayo sa mga sobrang init ng tanong, yung nakabilag. Siya nga pala, pahabol ko lang. Abi, may panawagan si Congressman, Congresswoman Garin sa mga kababaihan daw. Huwag na raw kayo magpanti. Kapag nasa bahay kayo, huwag na kayo magpanti. Sobrang init. Sana kasi wala na rin break. Kasi yung garter po, makakiyon, makakakandar sa sobrang init. No? Mara yung mga mabayan, no? Ito po yung kaibigan ka po sa Radyo Nasuras, nagsasabi po, mabuhay po sa bayan ng Pilipino. God bless po. Nakakabayan. Salamat, RB. Salamat, Nante. Binig-binig ka naman dyan.